guys. So, ito mag isa may Sparrow. Coffee shop siya dito sa city namin. Very popular to. Hindi lang namin na-i-vlog kasi daming tao. Sarap. Ito yung food niya. Ito yung sa akin. Coffee. Ayan. Daming tao, no? Tapos na kaming kumain, guys. Ang ganda ng panahon. Mm-hmm. No? Sarap na maglakad-lakad. Sarap, busog. Sarap ng pagkain doon sa ano? Sparrow. So kakatapos lang namin, guys, na mag-ano, na mag ano ba? Breakfast and lunch. Brunch. So ayun na, guys, ano, tapos na kami sa aming brunch dito sa may Sparrow, 'di ba? So, ano, mamaya may appointment kami sa Honda para papalitan yung ano, yung winter tires ng winter tires. Babalik sa summer tires. Oo, 'yun. Hindi nga kami nakapag-vlog ng ilang araw din kasi syempre kailangan natin mag-ano, ano ba? Nilay-nilay. Yan, hindi na namin binlog 'yun, guys. So, 'yun na nga. Nag-aantay pa kami ng appointment, guys, kasi ano, mali yung binok nito ni Jeff eh, kasi meron na kaming prior appointment kanina. Akala namin matatagalan kami doon. Alas tres. So, alas tres pa yung ano, so nagpapa... Dalawang oras pa. Oo, nagpapa ano lang kami ng, tawag ito, ng oras. Akala natin matatagalan eh. Mm-mm. So, yun na nga, time of the season na naman na, ano, spring na, so wala pa namang forecast na mag-snow. Sana wala na. Sana tapos na yun. Sana tapos na. Oo. Kasi, yung ibang part kasi dito sa, ano guys, sa province ng Canada, ay may nag-i-snow pa din. Pero dito sa amin, talagang, ano na, spring na yung, ano, yung panahon. Talagang spring naman na talaga, kaya lang kasi nag-i-snow pa kasi yung sa ibang part yan. Mahirit pa eh. Mm-mm. So, yun na nga, kumusta-kumusta ang inyong mga Easter, diba? Naka kami sa Pilipinas yung kapunta ka sa dagat, and then magbe-beach. Tapos yung mga food na mga kakanin. Naalala ko pag nag-ano kami, ano nga yung bisita iglesia, pupunta kami dun sa Regina Rica, sa may Tanay. Tapos bibili kami ng kakanin dun sa may Antipolo. Sarap! Aww. Yun lang, naalala ko yung mga memories nung nasa Pilipinas pa. Dito kasi meron din naman, pwede ka naman bisita iglesia. Diba? So, ayun na nga, guys. So, baka punta kami ng downtown sa yung mall dito para magpapatay ng oras. O yun, magpalipas ng oras. Kasi, ayun na namin umuwi para dire-diretso na sana. Ayan. Ito muna kami tatambay, guys, sa mall. Pampalipas ng oras. Today ay April 2nd na pala. Akala ko Easter Monday. Yung ano ko, utak ko nasa vacation pa kasi ang start ng vacation namin, guys, ay Friday. Hanggang ako, supposed to be, dapat may pasok na today. Kaso, in-extend ko yung aking leave kasi may mga leave pa ako na dapat gamitin. For, ano? This year. Hindi, from last year pa yun, oo. So, papasok na kami ng mall, guys. Dito na kami sa loob, guys. Nag-iikot-ikot lang kami. Diba? Tingin-tingin lang, edi kung may makita, edi bilhin. 1 hour later. So, tingin nyo, guys, ang ganda na ng panahon dito sa amin. Para ng summer. Actually nga, it's ano, positive 9. Hindi na kami nag-winter jacket eh. So, madaan na natin dito, guys, yung Saskatchewan Polytechnic dito sa may lugar dito. Dito yung dumadaan yung trend, di ba? So, pag naabutan ka ng trend dito at papasok sa work, at sakto lang yung alis mo, good luck. Malin-
na. May mga construction area na. So makikita natin dito guys yung ano, Saskatchewan Polytechnic. So sa mga mag-aaral dyan dito sa may Saskatoon area, ito yung magiging campus nyo. Nag-aaral kasi ako noong sa Saskatchewan Polytechnic guys, online lang. Bali, pumunta na lang kami sa ano, Regina nung nag-ano kami convocation. Ayan, ito na yun guys. So ito yung area na Saskatchewan Polytechnic dito sa may area namin. Ayan. Ayan na. Ito ang surrounding area. Para sa mga mag-aaral dyan, kasi may mga nagme-message sa Facebook page namin about sa Saskatchewan Polytechnic eh. Ayan yung area. Tapos ito yung Tim Hortons. Tapos ayun na yung ano, Saskatchewan Polytechnic. Ayan. So malapit na tayo sa Honda guys. Kasi dito yung way nun. Ano ba yung nabubulol ako? Ang hirap kasi pag nakaano ka, Invisalign. Parang feeling ko hindi ko nasasabi yung salitang S. Parang nag-stutter pati ako. Ayan, nandito na yung area. Actually, ang ganda pala ng cellphone mo. Parang tayo. Bakit cellphone mo? Kasi Apple ako guys eh. 158.5 ang gas. Oh, from 149. Tumas talaga siya, no? Oo nga, no, 149 tapos 58. Dito rin 158. So, $8 nga yung inano niya, no? Ginump. Ayun na nga. Ganun talaga. So, sa mga hindi nakapanood nung last vlog namin, guys, yun about sa carbon tax. Ayun yun. Mataas na nga yung gasolina dito sa may amin. And hindi ko pala nabanggit dun, guys, na we named pala nung aming premiere dito sa province namin, sa Saskatchewan, yung tawag dito, yung carbon tax sa Sask Energy at Sask Sask Power. Ayan. Last January yung effectivity. So hindi kami nagbabayad ng ano dun, ng carbon tax pa na additional. Kasi winave nga. Buti na lang. Ito na tayo guys sa may Honda. Ops! Lalim! Daming ano ah, inventory ah. Prayon. Oo. Mamaya may kukwento ko sa inyo guys. About din sa... Oo, yung daming bago. Honda. Tingnan mo sa service. Daming mga ano, naka-display ba? Aga natin ah. 30 minutes early kami guys kasi ang appointment namin ay alas 3 pa. So papasok na kami guys. A few inches later. So natapos na kami sa Honda guys. So ayun na nga. Sabi niya hinukasan na din daw nila yung sasakyan. Which is good, parang din na rin kami mag-car wash. So andito na kami sa loob ng sasakyan guys. Tapos na nga yung ating pagpapaservice. So ayun na nga, nung nakaraan nakatanggap ako ng tawag sa Honda dahil nga gusto nilang i-buy out tong sasakyan. Dahil nga matatapos na to. Matatapos ng bayadan, 'di ba? So parang binibuy out siya ng $20,000. So hindi ako pumayag kasi parang ano ba yung explanation ko doon? Lugi. Lugi na naman kasi ahaba na naman yung ano mo pag parang i-trade in ba? Inoferan din ako na i-trade in pero inoferan din nila akong i-buy out yung sasakyan. Tapos yung sa trade in, sabi ko kung magkano yung ano interest rate na ibibigay nila sa akin kung if ever mag-trade in kami, ipalit namin ng pilot or something. Ano ba yung isa na gusto natin? Passport. Ang sabi niya sa akin 7% ang interest rate daw currently with Honda. Sabi ko at ang question ko dun sa tumawag sa akin na parang sales advisor, don't you have any like ano loyalty discount for someone who owned Honda na? Sabi kong ganyan. Tapos sabi niya, ang ibibigay daw nila sa akin discount ay 5% lang, 'di ba? Anong 5% ang interest na ibibigay nila sa akin kung sakaling mag-trade in.
mag-trade-in ang sasakyan, tapos kumuha ng bago, hindi pa ni bagong bayadin na naman yun, di ba? Ilang years na naman babayadan. 7 years. So, hindi na ako pumayag, guys, kasi malapit naman na itong matapos. So, itatapusan na lang namin. And mababa pa naman ang kilometers nito, guys. Hindi pa siya talagang use na use. Hindi kami talaga nag... Ano, kung mapapansin nyo, guys, hindi na kami nagtatravel ng malayuan. Nung bago-bago pa si Jeff dito, nagtatravel kami lagi. Pero ngayon, parang tinatamad na kami mag-drive. So, ayun nga, guys. Na-share lang namin sa inyo yung kwento about dun sa pag-buyout nitong sasakyan na to. Diba? 20,000, mura na ba yun? Mabibenta ba natin siya ng mas mahal outside? Oo, mas mahal pa. Mababa pa kilometers ito eh. Oo. Wala pa nga ano to eh. Mababa pa ito sa 50 eh. Oo. So, totoo guys. Hindi pa namin talaga siya nilaspag. Talagang din. Yung isa lang namin sasakyan ang lagi namin ginagamit. Ginagamit ko to paminsan-minsan na lang. Pag kailangan ko talaga mag-drive. Ayun. So, yun nga guys, na-share lang namin sa inyo yung sinabi nga sa amin ng Honda. Ganun pala sila, nag-reach out sila doon sa ano mga may sasakyan na katulad ng sasakyan namin. Eh, baka gusto na lang i-buy out. Bibenta nila mas mahal. Oh, I see. Pero marami na nga kami nakitang inventory dito guys. For example, yung sa pre-owned vehicles. Wait lang, isa-switch ko yung camera. Ayan guys, oh. Puro yan, Civic. Ano nga ba to, CRB? Hybrid. Oh, ayan, dami. Ang daming mga bago na pre-owned. Pero ang taas kasi ng interest rate, guys, parang for us hindi na worth it kumuha ng panibagong sakit ng ulo, no? Gastos. Imbis na tapos na haba na naman ulit. Oo. Ano, parang hindi na kami ano sa mga car, yung utang na car, parang mas gusto na lang namin na second hand na lang kung sakaling kukuha kami. Tapos wala na kami iniintindi na ano. Na payments. Oo. Kasi sa totoo lang guys, itong sasakyan namin na to na binabayad namin, matatapos naman na siya, pero talagang mabigat siya lalo na kung nagbabayad ka ng mortgage. Syempre pag may mortgage ka na, meron ka pang property taxes, may house insurance ka pa, tapos nagbabay weekly ka pa ng sasakyan, medyo mabigat talaga siya sa totoo lang. Kaya ayaw na namin ano, kumuha pa ng sakit ng ulo, 'di ba? Heads up na din sa mga panibag, ay parang nagbabalak na pumunta here in Canada. Talagang advisable naman talaga na kukuha ka talaga ng reliable na car, especially with yung winter season dito, talagang harsh nga talaga. Pero kung marunong naman kayong tumingin ng sasakyan talaga na second hand, no, much better na lang. Oo. Oo. Lalo na kung nag-iisip kayo na kukuha kayo ng bahay down the road. Kasi a-add siya sa ano nyo eh, debt consolidation nyo, yung ano monthly or bi-weekly car payments, mabigat din kasi yun, di ba? So ayun guys, na-share lang namin sa inyo ang aming experience today. So guys, ang mga naka-display dyan, mga brand new yan, brand new. Hindi na kami umikot kasi baka inaano lang namin ang sarili namin. Kami opera na naman tayo eh. Oo. Yan, ang dami. Ayun yung gusto mo, Jeffrey, oh, yung ano, kasang pangat ng color. Ayan, ang dami. Actually, nagulat nga ako nang ano, tumawag sa akin yung Honda na nag-o-offer sila na i-buy auto. Kasi hindi naman sila tumatawag eh. Siguro nga dahil malapit nang matapos. Kaya siguro talaga nagre-reach out sila kung gusto mo bang ibenta or gusto mo bang i-trade-in, di ba? Depende na lang talaga sa ano nyo, sa gusto nyo. Pero sa amin talaga, ayoko na. Ayoko na kumuha. I've learned my lessons. O may na-comment pala guys sana kung ano daw bang ano advisable na car dito sa Saskatchewan. Although sumagot na kami, sinagot na namin yung comment niya para na rin sa kaalaman ng iba din na lilipat dito sa Saskatchewan. Talagang advisable talaga SUV guys or truck, no? Diba? Okay, mahirap. Hindi naman affordable ang truck. Mahal nga lang yung truck, oo. Lalo na pag brand new. Or even second hand ba? Mura or mahal? Mahal na din, no? O, di SUV na lang pala. Yan. Basta malaking car, wag na yung ano, Civic or yung maliit na car na sedan. Kasi pag mataas yung snow, hindi talaga siya kaya eh. Ayun guys, naisingit ko lang dito. Ayan. So dito na lang namin i-end guys yung vlog. Mag-ingat po tayong lahat. We'll be seeing you po sa aming next vlog. Please like and subscribe. Bye!